Kilala kay Morgair. Siya ang kinikilala ng Roman Catholic Church na kauna-unahang saint na kinanonize ng Roman Catholic. Ngunit higit pa sa santo ang pagkakilanlan sa kanya ng Iglesyang Katoliko dahil naniniwala sila na siya daw ay isang propeta dahil halos 80% ng kanyang mga hula daw ay nagkatotoo. At ang nakakagulat nito, ipinakita sa kanya ayon sa kanyang libro ang nakakatakot na pangyayari sa huling kapanahunan. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Malachy Morgair o Saint Malachy ay ang kauna-unang Irish bishop na kinanonize ng Roman Catholic Church. At hindi lamang iyan, kinikilala siya bilang isang propeta sapagkat marami sa kanyang mga sinabi ay nagkatotoo. At isang malaking revelasyon ang binanggit ni Saint Malachy patungkol sa huling kapanahunan at patungkol sa katapusan ng mundo, na pinabanggit niya na ang katapusan daw ng mundo ay magaganap sa ating kapanahunan. Oo mga kaibigan, ang binabanggit ng Biblia, umaangkop ang sinasabi ni Saint Malachy na katapusan na raw ng ating mundo, na kung ating mapapansin, kahit na hindi siya kinikilala bilang propeta ng karamihan, makikita natin at mababasa natin sa banal na kasulatan na tayo ay nasa huling kapanahunan na. Maging ang mga siyentipiko ay pinabanggit nila na hindi na magtatagal ang ating mundo. Kaya kahit sa anong sangay, makikita natin na papunta na ang ating mundo sa pinakanakakatakot at nakagigimbal na Biblical Apocalypse. Ang pinakasikat na propesiya ni Saint Malachy ay ang propesiya ng mga popes. Kanyang inilarawan ang mga papa na uupo sa Roman Catholic at hinulaan niya rin ang ika-112 na pope na uupo na ang pangalan niya ay Petrus Romanus at siya raw magiging last pope bago ang katapusan ng mundo. Noong 1139, habang naglalakad si Saint Malachy papunta ng Roma, siya ay na-strike ng isang vision. Ipinakita daw sa kanya ng puong may kapal ang patungkol sa isang nakagigimbal na vision patungkol sa katapusan ng mundo. Ibinanggit niya ang 112 na popes na uupo sa Roma bilang magiging mga ulo ng Roman Catholic Church bago uupo ang pinakahuli na si Petrus Romanus, isa sa mga nakagigimbal na mga Latin phrases na kanyang napakinggan mula sa isang vision ay ang mga salitang Patos Angelicus, Pator Nota, Flos Florum, De Meditate Lunae, De Labore Solis, Gloria Olivae, Petrus Romanus. At ang nakakamangha mga kaibigan, kanyang nahulaan ang mga papa na uupo sa huling mga panahunan. Katulad na lamang ang coat of arms na Flos Florum o Flower of the Flowers na prinidik niya na ito ang coat of arms ni Pope Paul VI, habang si Pope John Paul II ay napredik niya ang coat of arms niyang De Labore Solis. At napaka-significant nito sapagkat ipinanganak si Pope John Paul II noong May 18, 1920 sa panahon ng total solar eclipse, habang noong funeral niya noong April 8, 2005 ay total solar eclipse pa rin na nakakamangha ng ibig sabihin ng De Labore Solis ay from the labor of the sun, of the eclipse of the sun. At sinundan ito ng pang-111 na si Gloria Olivae or Glory of the Olives. Dahil ang coat of arms mga kaibigan ni Pope Benedict XVI ay olives. Ito ay hango sa koneksyon ni Pope Benedict XVI sa order ng Olivetan. At ang napili na Benedict na pangalan ni Joseph Ratzinger ay hango kay Saint Benedict of Nursia na founder ng Benedictine Order na sanghay sa isang branch ng Olivetans, na nakakamangha na talaga namang nakagigimbal ang propesiya ni Saint Malachy patungkol sa mga papa na uupo bago ang katapusan ng mundo. At ang pinakahuli na binabanggit niya ay ang ika-112 na pope na ang pangalan niya ay Petrus Romanus. Ika pa niya dito, in the final persecution of the Holy Roman Church, there will sit Petrus Romanus, Peter the Roman, who will pastor his sheep in many tribulations, and when these things are finished, the city of seven hills, Rome, will be destroyed, and the dreadful judge will judge his people. The end. Mga kaibigan, nakakamangha lamang
sapagkat ang pinabanggit na Peter the Roman ay ito ay si Pope Francis na elected na pang 112 na Pope sa Roman Catholic Church. At kung iyong mapapansin, ang pangalang Francis ay galing kay St. Francis of the Assisi na ang tatay ay si Pietro o Peter. At ang nakakamangha mga kaibigan, ang tawag kay Francis of the Assisi ay Peter. At kung ating mapapansin mga kaibigan, accurate ang binabanggit ni St. Malachi patungkol sa huling kapanahunan, sapagkat binabanggit niya dito in the final persecution of the Holy Roman Church. Ipinakita sa kanya ang binabanggit sa sinasabi sa Revelation na ang Roman Catholic Church ay may kinalaman sa huling kapanahunan, sapagkat ang Babylon ay guguho na sumisimbolo sa Iglesia Katolika na makakasama sa tinatawag na Great Tribulation ng Apokalipsis. At pagkatapos na ipinakita sa vision ang mga papa na uupo sa Roma bago ang katapusan ng mundo, ang nakakatakot na Great Tribulation ay nakita ni St. Malachi na sobrang niyang ikinabahala dahil sa nakakatakot na itsura ng mundo sa huling kapanahunan. Ito naman ang binabanggit ng ating Panginoong Hesus patungkol sa Great Tribulation. Mateo 24 verse 21, sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Nakakatakot na pangyayari ito mga kaibigan, dahil binabanggit mismo ng ating Panginoong Hesus na hindi pa ito nangyayari kailanman. Kaya naman ninanais ng ating Panginoon na tayo ay tumalikod na sa ating mga kasalanan, sapagkat nalalapit na ang paghuhukom ng ating Panginoon. Purihin ng ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga na sa anumang dako at perspektibo ay patungo na ang aming panahon sa huling kapanahunan. Kaya naman Panginoon, tulungan kami na maniwala sa binabanggit ng Biblia at magkaroon ng pananampalataya sa inyo. Nagabayan kami Panginoon na may handa ang aming mga sarili para sa inyong muling pagparito. Salamat Panginoon sa inyong pong walang sawang pag-ibig at grasya sa amin. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at nawa ang banal na Espiritu ang mamuhay sa aming mga puso ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen.